Kung isa kang OFW, lalong-lalo na kung ikaw ay nandito sa Middle East, o kahit na sa anumang sulok ng mundo ka, sigurado naranasan mo na magpadala ng balikbayan box sa iyong pamilya sa Pilipinas. So itong vlog na ito, ikukwento ko dito yung naging journey ko sa pagpapadala. Actually, hindi ito balikbayan box, hindi ito box, kundi ito ay isang balikbayan drum. So drum yung napili natin na paglagyan ng ating mga ibibigay sa ating pamilya na pwede nilang gamitin para mas safe kaysa sa mga balikbayan box na madaling masira. So itong drum, napili ko to sa LBC. And actually, December pa, 2021 ata, nung aking binili ito o nung nabili ko ito, pinadeliver ko na dito. And then, unti-unti ko tong inipon. Pagkakasweldo ko, bumibili ako ng mga ilang items at inilalagay ko dito. Itong ating papanoodin, yung video mismo na kung saan ay sinelyuhan ko na yung drum, sinecure ko, at hinihintay ko na lamang yung pagdating ng kukuha nito, yung pick up nito na LBC personnel. So panoodin natin to mga buddy, at sa hulihan ng video ipapakita ko yung naging timeline. Kasi today, October 14, nakatanggap tayo ng balita mula sa ating pamilya na dumating na yung ating drum. Kasi sabi nung pick up, baka abutin ng almost 3 months. Matagal na yon. Okay, so ito, panoodin natin yung video na kung saan ay ipin-repair natin itong drum na to para pick upin ng LBC personnel. September 1, today, mga buddy. Kahapon, tinawagan natin ang LBC para magpabook tayo ng pick up ng ating drum. So, pauunahin na natin to sa Pilipinas. So, tingnan nyo na. So, secured na siya. May pangalan na. Naka-tape na. Hinihintay na lang natin yung mismong taga-LBC para kuhanin ito. So ito, halaga nito, siguro mga nasa 299 or 300 real, no? So almost 4,000 din, ano? Kulang-kulang 4,000 pesos din. Abot din siguro ito ng dalawang buwan bago makarating. So, see you in the Philippines. Hindi natin alam kung mauuna tayo or mauuna itong ating pabagahe na to para sa ating pamilya. So, hintayin natin ang LBC na dumating. So, ayun, ano, katatawag nga lamang ng mga taga-LBC yung pipick up dito sa ating drum. Tama ba? Sana sa kanya pa. So, yan na yung ating drum. Nalagyan na ng selyo ng LBC. Lalabas na ang ating drum. Yan na yan. Okay. Oo. Ayan na. Matagal. Pilipinas na. May ibang karto. Pilipinas na. May isip na eh. Matagal-tagal din na pag pinaghintay namin ito eh. Batangas ito na. Oo. Batangas. Ayan. Shoutout sa lahat. Ito yung LBC, nakuha ng lagi si Kuya. Saan ka sa atin? Dabo, Kuya. Ayun. Dabo. Yan na yung ating bagahe. Laki nung isang kahon na yun ah. After ilang buwan mga body na nakatambay sa atin. Ayan. At finally, bibiyahe na yan. So kailan ang biyahe niyan, sir? Kailan ang biyahe niyan? Ah, 3 weeks pa? Ah, okay. Oo. Ah, dadali pa pala sa Jeddah, ma'am. Ayun, okay. Marami pa palang pagdadaanan yan, ano?
So first time natin na nagpa bagahe sa LBC. Dati kasi sa Imerex tayo, mga buddy. Ayan. So noon sa Imerex, almost 3 months din ata inabot kasi magbabakasyon din kami noon eh. Oh, ito sir, pang merienda niyo lang. Pang merienda niyo. So kailangan pang ano, kailangan pang ipasok pala yung drum na yun doon pa sa pinakaloob. Mamaya pa ang pasok ko, alas 5. 12 oras ka kami ngayon. Kaya tamang-tama. Oo, panggabi. Dahil may magbabakasyon ha. Kaya ano na kami, 12-12 na kami. See you sa Pilipinas. Tagal-tagal natin pinagtipunan niyan mga buddy, no? Finally. Okay. Sige sir. Okay. Ingat. Sige. Salamat. Okay. Ayan na po. Sige, ingat. Okay. So, yan na mga buddy, ang ating drum. Bibiyahe na siya. Pero matagal pa, ano, mga ilang buwan pa yan, 3 buwan pa siguro. Ayun dito sa driver. Tatambay pa yan, dadalhin pa daw sa Jeddah or Dammam bago ibiyahe sa Pilipinas. Pero at least kahit papano ay umuusad ng oras. At bye-bye LBC. Hello Philippines na yung ating drum. Thank you LBC. Sana po safe yung ating drum. Okay, so yan na. Okay mga buddy, punta tayo dito sa LBC tracking at ating tingnan yung mga naging timeline nung ating ipinadala itong drum na to. So September 1 natin ito pinapick up dito sa LBC, then nakikita nyo dito, September 2 Friday, shipment has been accepted at LBC Riyadh. Okay? Then September 6, yan, shipment is being loaded. So after 4 days. Then September 12, shipment has left the origin and is on its way to the Philippines. So after 6 days uli, ay ibinyahin na. Then September 25, ilang days ito, almost 13 days, ay dumating ito sa Singapore port. Then after 5 days ay umalis siya sa Singapore port. Ibig sabihin, 5 days lang yung pagitan yung kanyang inilagay sa Singapore. Then October 8 ay natanggap na ito sa Subic International Port. So after this, dito naman siya sa customs processing na October 10. Then October 12 ay shipment has been received at LBC Manila warehouse. Then the same day October 12, shipment is en route to Batangas delivery team. At October 13, kahapon, na-receive na ng Batangas Delivery Team. So, kita nyo, napaka
bilis ng proseso, mga buddy, no? Please expect delivery within the day. At ito nga, itinawag sa atin ng ating misis na natanggap na niya yung ating ipinadala na drum. So halos umabot ng from September 1 to October 14, almost 45 days. Ganun lang. Hindi po ba? So napakabilis, mga buddy. Okay, so ito naman, papakita ko sa inyo yung pagdating sa bahay namin. So ito, panoodin nyo to. Ayan, binibidyohan po ng ating anak yung sasakyan ng LBC na dumating. Yung kulay puti na yan. Okay. Then ito na nga, paparating na. Hila-hila na ng ating mga LBC personnel. Ayan. So tingnan natin kung okay ba yung status ng drum, kung ito ba ay walang sira, kung ito ba ay hindi nabutas o ano man. At ito na yung sumunod na tagpo na kung saan nga ay nakita umuli natin ang ating drum na pinaghirapan sa halos ilang buwan natin. Pinag-ipunan to. Ayan. Nakarating sa Pilipinas. Safe na safe, mga buddy. Kaya salamat talaga sa LBC at talagang iningatan nila. Kasi napakahalaga, mga buddy, para sa isang OFW ang kanyang balikbayan box na ipinapadala sa Pilipinas. Sobra, sobrang napakahalaga para sa isang OFW. Dugot pawis, no? Tsaka puyat ang ginugugol niyan ng OFW para lang maipadala, para lang maipon yung mga laman ng isang balikbayan box. Alam po natin yan, ramdam na ramdam po nyo yan kung kayo ay isang OFW. So ayan, pinapasok na po sa aming munting tahanan ang ating balikbayan drum. So medyo malikot lang po yung kamay ng ating anak sa pagkuha ng video. Ayan. So at least nakarating po siya sa Pilipinas ng safe na safe. Salamat po muli sa LBC. Talagang tiwalang tiwala po ako sa inyo na ito nga po ang ating drum ay makakarating ng buo sa Pilipinas.